bigyan ng medication, bigyan ng first aid? Your Honor, sir, would you like it to hear from me or from my aide who actually is in the gate, sir? Can I ask you? The most credible person to answer that question, Mr. Osmundo Calano, my aide, sir, is the one I tasked to actually request the PNP ambulance to come inside. It's not their ambulance outside, sir. There's no ambulance na hinarang na gaya na sinasabi nila. Alam nga naman, sir, na ang kanilang ambulansya nasa labas. Sige, bigyan mo sa aide. Good afternoon, Your Honors. Nung nagsabi po sila na may ganito. Sandali, nakapag-out ka ba? Yes. Kanina? Yes. Sige. Nung dumating po yung ambulansya, nagsabi po yung ambulansya kung pwede silang pumasok. So immediately po, sabi po namin, sige po, pasok po kayo. Pero sabi po nung driver ng ambulance, kakausapin muna daw nila yung mayroong sinasabing attorney doon. Sandali, hindi ka po daw nakapag-out. Nag-out ka naman kanina? Ay, tumayin sa kasi, sir. Ha? Sir. Okay, please, kumusik, administer the oath. Yes, sir. Kindly raise your hand, please, sir. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Yes, sir. Thank you, sir. Sir. Continue. Sir, sir. Nung sinabi po na meron daw pong nahimatay doon, marami nang nahimatay, man. So immediately after, sir, pinapapasok na po namin yung ambulansya. Ambulansya ng pulis. Pinapapasok na namin. Meaning, hindi nyo pinapasok initially. Sir, kasi po, nakahalang po yung kanilang fire truck doon at saka ang dami po nila doon. Kaninong ambulansya yung ibig mong sabihin na pinapapasok na? Yung pong aming ambulansya at saka po yung ambulansya din na meron pa pong dumating yung ibang ambulansya na pinapapasok nga po. Hindi po talaga sila makapasok kasi po, yung fire truck nila, nakaharang doon, yung mga tao nila, unruly po, hindi po namin mapakiusapan na tumabi kayo, pumasok kayo. Kaya, nag-decide po yung isa pong ambulance driver na nag-decide po siya na parang may kakausapin po sila sa part ng KOGC. Tapos nag-decide po sila na yung pong mga may mga nahimatay, i-accompany na rin po nila palabas. Pero later on din po, nakapasok pa rin po yung mga ambulance doon. Namimili po kasi sila ng ambulance, sir. Ayaw nilang sumakay, ayaw nilang gamitin yung ambulance ng PNP. Ang gusto po nila yung outside na ambulance, sir, yung hindi po sa PNP. Of course, give them the benefit of the doubt. Pasyente nila yun eh. Yes, sir. Yes, sir. Whether or not, anong gusto ng ambulansya, basta meron silang gusto papasokin, dapat pinapasok niyo agad. If I may, Your Honor. Yeah, go ahead. Actually, Your Honor, meron kami ambulansya, ayaw nila ipalabas. So, napilitan kami, one of our members called the City Government of Davao. It was actually the City Government of Davao who provided the ambulance. Ito po, yun pong nakapasok at nakakuha po ng pasyente. Mayroon kaming footage po. Meron kaming footage sa nangyari po. Na, after how long? Ay nako, mga 11 o'clock na ata or 12 o'clock. Ilang oras niya? Ilang oras? Lunch time na po. Ha? Lunch time. It was a total... So, patay na yung biktima? Patay na yung biktima po. Your Honor. Alam mo, before you answer, we are here to save lives. Di ba meron tayong doktrina sa PNP? Regardless kung makalayas yung kriminal, yung suspect, bahala na makalayas yan kaysa makapatay tayo, makakitil tayo na isang buhay. Yan ang ating kwan eh. Kahit na makalayas yan, basta hindi lang tayo makapatay ng makakitil na isang buhay. Please respond. Your Honor, I just would like to clarify. The first allegation is that the ambulance pinigil naming pumasok. Ngayon naman sir, Attorney Torion is saying that ang ambulansya nila pinipigilan naming lumabas. Ano ba talaga sir ang kanilang ina-allege? Because the real situation there sir is that just like Attorney Torion has presented so far, we planned for this operation thoroughly sir, including casualty mitigation. And because of that, nandun sir ang ating mga ambulansya. So if you plan it thoroughly, including casualty mitigation, bakit may namatay? Sir, ito sir ang situation. Sige. Ang available na ambulansya, nung sinisigaw nila na may casualties dun sa tower, sir, ay ang aming PNP ambulance. Nandun ang health service natin at meron din tayo yung ating Don Merecido Ambulatory Hospital, sir. Sir, mga siruhano
galing sa Southern Philippines Medical Center ang pinaghanda ko. Kasi we are expecting great casualty, sir. Surgeons ang aking pinaprepare para siguradong expert ang nandyan, sir. And we have the ambulatory clinic prepared for almost anything at that level. Ngayon, kaya, sir. Kaya nga pina-explain kita, bakit may namatay? Ano nangyari? Pinapapasok namin ang aming ambulansya, sir. These people, as my aide had stated a while ago, prevented that ambulance at napakatagal bago papasukin, sir. Inong hindi nagpapasok? Your Honor, excuse me, Your Honor. Sir, the video is, the video po will not lie. The video will not lie at Tore. Hinaram po nila, Your Honor, yung ambulansya namin. Hinaram po nila. Order, order. Hindi tayo magkaintindihan dito. Let us not take sides muna, ha? Let's hear properly. Huwag muna tayo mag-take sides. Sige. Sir, napakarami ng panahon na iba-ibang mga ambulansya na ang gumalaw. At ang bottom line dyan, sir, ang nagdala niyan at nagbigay ng first aid pa niyan, sir, ay pulis natin using the PNP ambulance. Kung anong oras nila kinuha yan, sir? Lahat, sir, second day, third day, fourth day, may mga ambulance, sir. Because one of the information that we received is that Mr. Kibuloy is already wearing nurse's garbs and will use an ambulance to get out of the compound. Isa lang naman, sir, ang bottom line dito. Ayaw lang naming makalabas si Kibuloy dahil kanya, nasa kanya ang lahat ng assets niyan. Hindi naman sigurado yan, sir, na first day yan, eh. Oo nga. Ayaw natin makalabas si Pastor Kibuloy, pero bottom at line, the expense sir, sa buhay ng isang tao, hindi. Sir, on the first day, sir, it is on record that yung namatay na yun, sir, pulis natin ang nagdala sa ospital using PNP ambulance. Yan po, sir, ang hindi pwedeng i-deny dyan, sir. Your Honor. Unless na meron silang ibigang ebidensya. Yeah, go ahead. Sandali. Hindi po ma-deny ni Mr. Tori yung video. Hinarangan talaga nila yung ambulansya na nagmatigas po sila, Your Honor. Sawang-sawa na kasi kami sa kasinungalingan. Yung sinabi po niya, Your Honor, na si Pastor magdamit ng yun, nurse, marami po sila. Pwede po nilang i-check yung van. Lahat po nasasakyan po ni-check. May checkpoint pa po sa labas eh. I-check nila lahat po eh. Hindi nyo ba naisip yun? 3,000, 4,000, 5,000 ba kayo na mapulis dyan? Kahit i-check nila po yung laman ng van at padaanin nila, Your Honor, for humanitarian reason, wala ba sila mga puso? Namatayan po kami, Your Honor. Namatayan po kami. Tapos, ang galing-galing po magpalusot po ng ating magiting na general. Ayan po, hindi po maglayang video. Hinarangan nyo po ng CDM personnel nyo. Grabe po, halos agasaan na lang yung mga personnel po ninyo, Tore. Sandali, sandali. Yung hinarang na ambulansya, nakalusot ba yun eventually? Yan. Nakalusot from that barricade? Ha? As we speak, yung tinanong yung video, yan, hinarangan. Narangal, ituloy natin. Tuloy, play. Lumusot ba yan from that barricade? Pero nakalusot. Sinong nag-drive? So nakalusot siya. Pero hindi yan nagamit doon sa pag-rescue. Yung pagharang ng ambulansya na yan, saan ngayon ang victim? Nandoon pa sa loob? Nasa loob pa? Yung nag-collapse sa victim. Ha? Kasi sabi nila, police daw ang nag-rescue. Ang nagdala sa ospital, police. Using your own ambulance. Yes, sir. Kayo nagdala. Yes, sir. Yes. General Torre just insinuated now that this footage could have been taken any day, di ba? Hindi niya alam, pwedeng the following day, pwedeng day two, pwedeng hindi kami yung nagsisinungaling that it didn't happen on the first day. But in fact, this was shown on the day, on the telecast of that day when Torre raided the KOJC. And sir, may I just step back a little bit because I think that question is so important when you ask, bakit 30 minutes, di ba, you ask that. That the first time when he gave that warning, bakit 30 minutes? The simple answer is just capricho. No, so why is that important to point out? It's important to point out because this is what the KOJC has been bearing all these 14 days.
yung tyrannical, this petty tyrant, General Torre, who abuses and really oppresses everybody there, and it's so arbitrary and just based on his whims and caprices. And after that, Your Honor, no? Good, good. Yes. Pagpasok kasi, plus bomb, may narinig kaming plus bomb eh. After that, lobbing of tear gases, pumasok kami.